Okay, so dito na tayo ngayon sa Alabang. Tignan yung area dito, guys. Wow. Wala naman. Kakaibang lugar na naman to. So, papakilala ko ulit si Papi. Anong pangalan mo, tol? John Pops. Ayan, si John. John O'Mac. Sa okay. Facebook. Actually, guys, dati na-vlog na natin to, Papi. Oh, parang 2 years na tayo. 2 years ago. Oh. Pero kasi, from time to time, nababaliw to si John. Nawawala yung ano. Nangangatay na naman. Oh, pre, dati usapan parang clean Pajero build lang tayo na blackout yung chrome. Oh. Tapos, mugs lang. Pero, alam nyo, guys, pag nagkakagrupo kayo, napapasama kayo sa mga tambay, doon kayo nakakuha ng inspiration eh. Para gastusan na naman yung sasakyan. Para magdagdag na ng pyesa. Oh. Bago lahat, para sa mga hindi nakapanood, kasi 2 years na ago. Share mo naman sa amin ano yung Pajero mo dati. Ano yung okay, build mo so, dati? Okay, so kasi well, online tsaka kahit sa car scene ngayon, medyo nakakalimutan na rin yung Pajero kasi nga matagal na siyang discontinued and medyo pang tito car to eh. Usually yung mga hinahanap talaga Honda, yung mga pangkarera ganun. This is 1999 Pajero Fieldmaster na 4x4 manual na variant. Okay, so this was locally produced and sold from 1998 to 2008. Okay, so yung mga 4x4 variant nito was only available 99 to 2000. Tapos yung mga 2000 or onwards hanggang 2008, puro 4x2 automatic na yun, gawa nung parang ad valorem tax ata yun. So, yeah. Ang key pala is kukuha ka ng 99 or 2000. Yes, kasi yun lang yung only year, okay, na may 4x4 variant to. Ah. Inanggal yung 4x4 variant, tapos yung ginawa rin siyang 10-seater, kaya nagka-bench seat sa likod, gawa nung ad valorem tax. Kasi hindi kikita yung Mitsubishi at that time, pag ipupush pa nila yung ganung variant, gawa nung ano sa tax na meron tayo. Kamusta yung papi yung difference ng, kasi ito Fieldmaster na, diba? Kamusta yung difference nito dun sa gen? Yung flat, actually, yung walang ganito, yung walang Okay, so common misconception, Gen 2, Gen 2.5. Basically, Generation 2 talaga yun. So yung Generation 2, I think 91 or 92 ata unang nilabas yun. Yun yung parang flat streamline lang yung body, tapos meron siyang cladding dito na naka-rivet. Ito naman, ito yung tinatawag na blister body. So ito yung mga bulge niya tsaka fender lines niya, naki-incorporate na sa body mismo. So ito yung basically yung last iteration ng Generation 2. Okay, so pinagkaiba niya sa naunang version nito. Yung una, naka 4D56 engine, which is same sa L300 tsaka sa mga Adventure. Ito naman, naka 4M40 na siya na 2.8. So, tapos yun, ito, yung aggressive na... Parang ano, nag-workout eh, no? Shoulder press eh, no? Nag-max out sa shoulder parang press. Parang Pajero Gen 2 na naka steroids, no? Pero Gen 2 pa rin pala to. Yes. Okay. So ginawa na siyang 2.5 kasi ito yung parang last iteration niya. 'Di ba pagka outgoing na yung isang sasakyan, fini-facelift nila, ginagawa nila mas aggressive yung tsura. So more or less ganun na 'yun. At saka yung loob, nag-wood trims na siya. Kasi yung Generation 2 na mga nauna from 92 to 97, black plastic lang yung trim. Unless naka-executive edition ka na 97, yun lang yung may wood trim. So, itong build, yung build mo dati, ano para maalala actually, lang nila, para before, ma-recall. Actually, kung napanood niyo yung episode namin dati, simple build lang. So, nagpalit lang mugs, rally art webs, lahat ng mga chrome, binlock out lang. Front overrider, kasi dati chrome talaga to. Basically, yun lang talaga supposedly yung goal ko. Eh, kaso tumambay ka sa Facebook. Pero yun nga, tsaka syempre, nung pandemic, marami tayong oras mag-search. At naisip ko, you only live once. Ito talaga yung ideal na dream build ko. Ah, so ito na yung ano, ang Pajero endgame, kasi. Ganun. Oh, parang, oh, yun. Endgame na. Endgame. So, ang Pajero kasi marami siyang variations across the globe. Mm-hmm. So, sa Western market, okay, ano siya? Montero. Kasi yung Pajero or Pajero sa South America or sa Spain, medyo bad word siya eh. Ewan ko lang, baka ma-filter tayo dito. Pero basta bad word siya. Hindi okay. Naman mura. Tapos, so Montero yung naging name niya sa Southern market. So, Montero, ito Montero rin to? Yes. Sa US, sa North America, South America, pati yung mga parang alam ko sa Dominican Republic, parang ano yan, Montero talaga tawag. So Montero yung full size, tapos yung Montero Sport, yung mas maliit. Which is yung meron tayo ngayon locally. Yung parang umiiyak yung likod. Yes, so yung may teardrop. Oh, yun yung Montero Sport. Yung Montero Sport, Pajero full size, Pajero Sport small size, so ganun. Okay. Tapos sa UK naman, ang tawag sa kanya, Shogun. Oh. Which is, ito na yung ginawa mo? Yes, so ano siya, Shogun-inspired na build. Hindi naman siya totally catalog. Kasi alam ko marami rin purist na mga mag-tune in. So, sa point of view ng purist, hindi ko siya masasabing 100% spot on. Kasi meron dito mga personal minor touches na na-inspired din ako sa mga iba't ibang members or mga Pajero enthusiasts din na nakikilala ko. So, for example, let's start dito sa harap. Shogun talaga to. Yung bumper. Ito yung tinatawag na plastic overrider.
Kasi yung local nito, chrome. Okay. Okay. Tapos ito naman, ito yung tinatawag na Auto Plus Grill. So ito, touch ko lang din to. Hindi ito, wala to sa catalog ng Shogun. Pero maganda yung, ano, yung fog light na nasa... ano, incorporated sa grill. Oo. No? So story behind this, nasa catalog to ng Generation 2, which is yung mga 92 to 97 na model. Wala talaga yung Fieldmaster body ng ganitong grill sa catalog niya. Kaya kung papansinin mo, tatlo yung parang streaks niya dito. Oo. Ang Fieldmaster, dalawa lang eh. Okay. So ito, parang, kasi natripan ko, parang ang mas aggressive siya tingnan eh. Tsaka ano, iba yung tindig. Tsaka at, bihira. Bihira ba yung ganyan? Bihira kung sa daan, pero pagka tatambay ka sa mga Pajero, talaga yung gusto. Kailangan ganyan eh. Oh. Okay, ano pa ba? Ito, ito naman, meron talagang base plate na intended para sa Shogun. Pero ako naging practical ako kasi syempre mahal yung ganun, rare na. At tsaka bubutas ka dito kasi sa gitna. Ah, iba yung ano, oo, so, yung bracket. Iba bubutas ka dito. So, ginawa ko, syempre, shout out kay Eurovision. Euro plates, Euro accessories, stickers, contact okay. Ko sila, guys. Pa, ito, ito actually ito, wala rin naman to sa Shogun trim. Wala siya talaga. Ito yung chin lang. Okay, so para makumpleto lang yung buong look kasi ito wala rin to sa Shogun trim. So, ito yung tinatawag na Evo, Pajero Evo skid plate. So ito galing to sa Pajero Evo. Pero ito, fabricated lang din yan. Kasi unang-una, mahal yung Pajero Evo skid plate. Rare na siya. And magtatabas ka pa sa ilalim kung gusto mong isalpak yung pang Evo. Kasi mas malapad yung ano eh, stance tsaka offset ng Evo. Pero hindi naman, yung maganda naman eh. Ganda na, diba? I mean, ideal guy gaming tayo dito. Oh, ay, hindi ka naman dumidiin talaga, no? Oo. Oh. Pero sa, para sa akin, na hindi ko naman alam na fabricated pala yan. Oo. Oh. Pwede na, boy. Actually, busog na busog ka dito kasi oo. Ang kapal niya, no? Ilang mm yun, no? Ilang ang kapal. Practical siya. Kung okay. I-offroad mo, hindi talaga siya madadali ng bato. Na-offroad mo na to? Tingin ko hindi pa, eh. Overland picture, picture overland lang. Picture lang. Yung papitanong ko lang pala, yung paint kasi ito, ever since nakita ko to, oo. Alam mo naman, first vlog, ito na talaga yung gusto kong paint. Tignan mo naman kasi yung pintura nito, guys. Para siyang gray na green na medyo blue. Actually dati diba? yan din yung tanong na hindi ko nasagot nung okay. Last episode. Yung kulay nga pala nito is graphite gray metallic. So ano siya, para siya nagka-color shift pagka nabilad sa araw at para din siyang basta nag-iiba yung mga tone niya eh. Para siyang may hint of parang may pagka-bluish or gray. Overall, din. Maganda yung two-tone eh, no? Oh, tsaka ito na pala, ito pala satellite silver. Satellite silver. Oh. Well, may mga Shogun na monotone ha? At meron din mga US version na Pajero na monotone. Pero ako, mas prefer ko talaga yung classic look na two-tone, no? Two-tone na may silver sa baba. Ito, hindi wala rin to sa Shogun catalog. Ito sa Japan to actually eh. Japan catalog to. Ito yung Rally Art Webs na 16 inches. Tapos yan, last time naka 1D lang tayo. So, nakaluwag-luwag. Nakaluwag-luwag. Kasi ito, investment siya eh. For me, ang unang upgrade na gagawin mo sa sasakyan, aside from the mechanical, pang ilalim, makina, mag-invest kayo sa tires, guys. Kasi yan ang sasalba sa buhay niyo eh. Gulong? Oo, tsaka pag bumili ka ng ano, okay na brand tulad nito, tatagal yan ng mga more than 5 years, mga 5 to 7 years ang lifespan yan. Kahit pudpud na, pwede. Actually, pa, ito, no? 2022 pa ito ah. Tinan mong kapal pa oh. Oo, ano? 2022 pa yan. Tapos kung titingnan nyo yung stance niya, ang Pajero kasi na ano, stock, mababa talaga siya. Hindi siya yung so, naka 2-inch lift na to. So, it's riding on 2-inch na Old Man Emu shocks, okay. Torsion bar, at saka rear springs. Kaya kung titingnan nyo, medyo parang slightly nakaangat na siya. Pang. Ito naman, naka-lift din to. Ah, naka-lift din to? Pero torsion bar, pihit. Ito naman, puti. Okay. So, ito naman, guys. Pakilala nga natin yung may-ari nito. Hi po. Ito nga pala si Mayor Ed, guys. Si Mayor Ed. Isa sa mga tropa na mahilig mang budol. Sa kanyang, ito nga pala, sarili niyang take yan sa FM. Anong quick review? Ano meron dyan? Hindi pa siya solid tulad ng kay Jan dahil naka-Rally Overrider pa ako, which is pang-local. Hindi pa to pang-Euro. Ah, so ito ang local? Yes. Rally Art. So, basically, pang 2002 model ng Fieldmaster, nilalabas yung may Rally Art. Okay. Overrider. Puro copy naman yung ginawa ko. Then ito yung CB fog lights, which is mahal yan if bibili ka ng original. So ang ginawa ko, pina-copy ko na lang sa painter ko. So finabricate namin yung cover. Ito yung mga ano hood guard. Isa sa mga accessories ng Euro, yung mga ganitong hood guard. So ako, sige, lagay ako nito. Copy muna kasi ito muna yung kaya natin. So yan. Then yun nga, yung sabi ni Jan, yung may mga two-tone and monotone. So kung si Jan nag two-tone, ako naman is nag monotone. Tignan natin so, from afar, guys, anong mas maganda? Oh. Shout out, guys. Shout out. Left or right? Fog light, guys. Ano to? Stock to?
Actually, meron, may trivial fact tayo, ah, guys. Kasi ang Pajero kasi, alam ko talaga, original na mugs niya sa Japan, yung flower. Flower. Flower or yung banana. Banana yun yung, para, yung NK yun eh. Sa Pilipinas na nagkaroon ng ganitong mugs. Ito. So ito yung tinatawag natin na Rally Art Six Spoke. So okay. Ano talaga? Rally Art talaga? Naka yes, so yan. No? PH market siya. Kinontrata ng Mitsubishi Motors Philippines para gawin itong mugs na ito is yung Rota. Ay, okay. Yes, so Rota talaga. Kaya titingnan nyo, yung mga galing sa kasa ng mga 2003 hanggang 8, ganito yung stock mugs niya, 16s, Rota, lahat ng branding niya sa likod. So, in general, rare yung ganyan sa ibang bansa? Wala talaga siya sa ibang bansa. Ah, ganun. Exclusive siya sa atin dito. So, sa atin maganda to. So, singit ko lang, PHDM release talaga siya. Wala siyang nilabas sa ibang bansa yeah. Na kahit anong Rally Art. Ah, ganun? Tawagin siyang, Rally Art Six Spokes. So, dito lang talaga siya sa Philippines na-release. Yes. Nung naglabas ng Rally Art Edition ng Pajero. Yes, dito tama. Okay. Kasi 1999 hanggang 2002, puro ano pa yon flower mugs. Yeah. So, tapos tanong ko lang kasi syempre nakababad guys sa marketplace ng ano na yep. Hinahanap nila yung ganyan sa ibang bansa. Marami rin. Actually sa different social media platforms like IG, nakokonnect niya talaga yung mga car enthusiasts globally. So, meron kami mga friends din from other countries na nagsosource out ng parts. Marami rin napapaibig sa ganito. Oh, forma okay. Siya eh. Para siyang TEs kung tatanggalan kaya mo. Kaya nga eh, oh. So, i-bronze mo yan, mukhang TEs yan. So, ito nga. So, Japan catalog tong Rally Art Web. Ang kung mag-euro ko talaga, ang pinaka-wasto na mugs dyan, yung banana. Banana. Yung banana yun yung mugs ng 1996. Yung 92 to 97 okay. Na Gen 2. 15s lang yun. Okay. Ito talaga kasi for me, ito din yung pangarap ko na mugs. Tsaka para sa akin, ito talaga yung pinakababagay sa maganda, Fieldmaster oh. Body. Oh. Para siyang ano eh, tawag dito. Empty. Simulan natin dito. So, okay na tayo sa wheelset guys, diba? So, sa mga major touch na ginawa ko dito sa body. Kasi yung local, wala talaga siya nito. Flush yan dito at nagbabulge yung fender sa taas. So, ito flat, ganun? Ang tawag dito is yung marami kasi klaseng fender extension. So, may tatlo. Merong boomerang type, merong fender extension lang na mudguard silver lang na pag ganun. Ito naman yung blister na fender extension. Okay, so yung iba, hindi nila masyado kinakabit to kasi unang-una, prone siya pasukin ng tubig pag hindi maganda yung pagkasil mo. And isa pa, ang ganda kasi talaga ng body nito, nakakapanghinayang yung butasan. Kasi kailangan niya mag-drill ng holes dito eh. Okay. Para ma-fit mo siya. If you want it to be permanent tsaka plush. Kasi ako, no turning back na binutasan na yan. So ayan, apat yan. Tsaka napansin ko, papi, yeah. Ito parang flat, no? Mm-hmm. Flat tong cheek light? Ay, oo. Na-notice mo yun ah. So, nagpalit ako ng ng flat na cheek light kasi yung local, parang oval. Naka-bulge. Oh sa Euro naman, flat. Okay. Pero talas, to, umiilaw rin. Talas sa mata mo, Paps. Tanggal na tayo kasi ang local, may Pajero dito at saka Fieldmaster na badge. So, de-badge na tayo nun. Ayan, kabit na tayo ng Shogun. Blacked out na lahat, pati yung stepboard. Ito, personal touch ko rin. Yung Shogun naman kasi silver naman talaga yung stepboard niya. Binlockout ko para mag-match. Since naka-blackout na rin yung ibang trims. Okay, so heading towards the back. Ayan, hanggang likod guys yung blister fender extension. Ayan, naka-drill din yan. Para makompleto niya lang talaga yung buong look. Actually, mas ma-appreciate nyo pag tinignan nyo from this standpoint. Ayan. Ay, okay. Para naging as one sila, no? Mm-hmm. Tsaka immaculate yung paint na ito. Damn! Before mo makuha tong Pajero, before mo siya buuhin pala, kamusta yung condition ng Pajero na to? Tulad nga na sabi ko before, nung nakuha ko siya, shoutout nga pala kay Kagawa, Rich Bonfavilla. Siya yung nagpaint. Siya yung previous owner. Body-wise, nirestore niya to. Marami na ako nagawa sa mechanical upgrades at yung mga dagdag na Euro accessories. So, overall, maganda na talaga yung paint na nakuha ko. May mga dinagdag lang ako mga touches. Dito sa likod, Bobby, ano meron? Basic, sa Euro, pinakauna dyan syempre yung stage plate. Ito yung base stage plate sa likod. Yung reason kung ba't wala yung silver garnish dyan, para ma-accommodate yung mahabang plaka. Ah. Kasi yung sa local hanggang dito lang eh. Tapos meron na siyang silver garnish dito para continues yung accent dyan. Yeah, yung silver. Pero papi, tanong ko bakit, anong plate to? Ba't parang unlucky? Ay, ito yung UK plate nga pala guys. Okay. So sa UK kasi, kung nakita nyo yung harap puti, sa likod yellow. So, ako kasi medyo nung OC ako, pag tinanggal kasi to, blanco lang. Ah, ang laki masyado ng black. Ang laki masyado ng black. So, ako, para mas maging maayos, sige ako nito. Tapos ito, actually, itong Euro tail lights na to, tsaka yung bumper lights, matagal na yan. So, ang orientation niya, ito lang talaga dapat yung may ilaw. So, ito,
condemned na yan. Reverse light lang yan. At ito, this is gonna be your rear fog. Di ba pag nag-Eurobuild kayo guys, ang una natin dinadagdag sa likod is yung clearance light or courtesy light. Yung iba bumibili ata ng mga Hela na naka-extend dito eh. Oo. So ito, ito na yung magsisilbi niyang rear fog light. Which is nasa left lang, di ba? Ang maganda sa Pajero, dalawa. Ito, okay. Tsaka ito. Yun yung stock, kumbaga. Yes, oh, dalawa talaga yung rear fog light niya. Pero kung sa park light lang sa on a normal night drive, ito lang talaga dapat yung umiilaw. Ganun. Yung bumper light lang. Tapos ito pa, since nag-drop na tayo ng Fieldmaster badge, Shogun na tayo tsaka GLS. So may dalawang trim, GLX at GLS. Okay. Oh, so ito yung mas top of the line na trim. Tapos ito, Shogun badge. Actually, ito personal touch lang din to. Shogun na yan. Oo, dinagdag ko lang yan kasi may spare. Pero sa iba, wala talaga yan. Okay. Tapos dito sa likod, Pops, naka-ano rin, naka-goma rin, no? Actually guys, ito, 1.5 ko lang ito nakuha. Kasi na ang binili ko dati kasi set of 4 lang. Kasi yung 2.75 na size, kukunti lang yung stock. So, syempre, gusto ko parehas din yung reserva sa mga nakalagay oh. sa tires, sa wheel set ko. Ito nakuha ko to sa surplusan guys, 1.5 lang. Bago pa yung makapalo. Hmm. Tsaka para kompleto na rin yung look. Tsaka rugged na rugged dito sa likod guys. Oh. Pabi yung spoiler, may spoiler talaga to. Ito, ito naman, may original talaga na Euro spec na spoiler. Ito guys, fiber lang din yan. Okay. Kasi ano tayo, galawang ideal guy tayo. Kahit Pajero, may budget meal build pa rin pala talaga. Oh, actually, oh guys, may sa lahat naman din na sasakyan. Well, masalo na sa Pajero dahil marami nga yung following nito, marami pa rin bumubuo. May mga options tayo na fiberglass na parts. Meron din yung kung gusto mong dumiin, yung urig talaga. Oo, yung urig talaga, ito to, urig to. Kasi pag gusto ko talaga, streamline sa body. Pati yung bumper sa harap, urig yun. Pero may mga minor touches ako like the grill, the chin, and the spoiler na finiber na lang. Papa, pwede natin silipin yung interior. O, sige. O, tara, silipin natin. Okay. So, meron dito sa ano. Simula tayo dito sa likod. Ah, sige, dito na. Likod muna tayo. So, ano nga pala? Meron pinagkaiba rito. So, ayun, nilagyan ko lang ng parang sound deadening, tsaka mga carpet dyan. Okay. Ganyan pa rin naman siya. Tsaka ano nga pala, shoutout nga pala sa Little Peace. Baka naman. Padala niyo to si John. Ano lang talaga to, 5-seater ang Pajero? Supposedly, 7-seater siya sa catalog. Pero nung ano nga, nagkaroon ng ad valorem tax, yung mga local naka-bench seat, dineclare nilang 10-seater. Kasi pwede daw 4 sa likod. Okay. Ito, rear na to. Ano to seatbelt? Ano to? Rear na to, itong ano. Ano yung telephone? Flashlight to. Ano yan? Magnet na flashlight yan eh. Tapos may decharger yan. Sasaksak mo yan sa plug, tapos ilaw siya. Saan ginagamit yan? Pagka roadside assistance, camping. Okay. Ayan, nakamagnet yan. Huh? Ayos ah. Pero may bench seat dito dati? Dati, oo. Ah, kaya pala may mga... So ngayon, since ako na lang naman yung gumagamit, tsaka kinakargahan ko minsan, may ingay rin kasi yung bench seat kasi hindi naman siya talaga built for this. Tinanggal ko na lang. Okay. Tsaka parang mas ano, hindi... Maganda kasi sa likod guys, sisilipin nyo rito, na walang ano sa loob, no? Walang ay, o nga pala. Distractions. Ito nga pala, upgrade din to. So dati, ayan. Naka ano tayo, sliding glass, naka fixed glass na nga pala tayo. Okay. Oh. Sliding glass, ibig sabihin may hati sa gitna. Yeah, oh. So nag-fix na tayo para, kasi yung sliding glass, bukod sa through time, maingay siya. At minsan, nagiging cause ng leaks at ginagawang entry point sa pagnakaw, ito fix na. Okay na, wala ka nang problema. Tsaka ano, mas malinis tignan. Kasi walang hati sa gitna, no? Hmm, mas malinis siya. Tsaka makikita mo na wala yung upuan. Ayun. Yan. Wow. Second row seats. Ano meron dito? So yung unang-una niyong manonotice talaga, ang taas ng upuan. Kung titik kung from, papasok ko from ano, kaakit ka. Kung ano? Mas mataas yung second row compared sa first row. Ay, okay. Yeah, for... Doon medyo baba, no? Hindi ko alam kung gawa ba yun sa transmission, sa transfer case. Kasi alam ko, yung fuel tank kasi nito nasa likod. So siguro dahil ganun. So ito yung armrest. Pwede ba ibaba, Pops? Sige, Pops. May latch lang yan dyan. Ito? Hindi, yung isa. Yan. Ito. Makasira pa tayo rito. Yun, oh. Ay. Pero medyo sagabal to. Kung sasakay ka, paano? Yun nga, kasi ito, yung medyo, itong kotse kasi nito, madaya siya tingnan. Mukha siya malapad at malaki sa labas. Pero sa loob, medyo makitid, masikip. Kaya pag naglagay ka ng dalawang nakababa na armrest dito, dalawa na lang yung mga kupo, comfortably. Oo nga, no? Nakasing laki namin. Okay, dito nasa left, nasa ano siya, no? Nasa... Opposite side. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kasi usually, diba, nasa gitna, kadalasan yung mga armrest or cup holders. So, ito, nare-recline pa to. Oh, nare-recline pa naman yan. Okay. Sige, samplean nga natin. Sample so, pag-upo ka, medyo kakapit ka talaga dito kasi mataas siya. Okay. So, it could comfortably sit siguro
three adults. Three adults or apat na babae. Cham, may yung sa headroom mo dyan, medyo madikit na, no? Oo. Oh. Well, di naman ako gano'ng katangkad, guys. Siguro mga 5'8", 5'9 lang ako. Sakto naman. Okay. Ang taas ng upuan, eh, no? Mataas. Mataas talaga. Ang dami mo little trees, no? Baka naman. Anda, guys, little trees. Sponsoran nyo na ito. Okay, so... Dami, ilan to? Anim? Meron pa sa harap. Meron pa sa harap. So, guys, kung gusto nyo ng ano, parang medyo retro 90s vibe na amoy, eh, hindi masyado matapang, kunin nyo yung new car scent ng Little Trees. Ay, oh, ano? Oh, swabe yan, guys. Parang, ano lang, smooth lang. Okay, so... Okay, anong mga accessories dito? Wala. Sa gitna, wala talaga. Marami pa akong kulang actually sa Shogun sa loob. Kasi yung mga Shogun spec, may mga wood pa yan dito, eh. Sa harap. Teka, let's okay. Move on sa harap. Silipin natin itong harap. Bago natin natuloy ang ating video, gusto mo rin share sa inyo na favorite ating betting site, which is ang 1xBet, is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024, dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito, guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo. Search nyo lang dyan 1xBet. Tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo, guys. Dati kasi wala silang application sa phone. So medyo, so nag-operate sila via links lang. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to. Kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano-ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang Rich Potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher. Na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na Rich Potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito, guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos ako dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan, guys, na bonus diyan. Pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya nga siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron dito yung football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo, tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na itong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Tsaka yung saran nito, guys. Ano? Plus yung saran, ha? So, ayun. Tanggalin ko muna to, guys. So yung sa harap, before, wala to. Dati, tanggal lahat yan eh. Kasi yun talaga yung kadalasan na nasisira sa interior ng Pajero. Right now, mababasag yan. Oo, through times na nabibilad sa araw. Kundi kaya minsan, pag yung mga anak niyo or mga kapatid nyo, nag-aagawan sa aircon pag nihihita. Sarap paluin. The joke lang, guys. Oh, tapos, yun. Ito. Itong wooden trims, ayan, mga ano to, ito, UK, Shogun spec yan, mga Euro spec din yan. Meron din naman mga Japan na may wood. Pero automatic kasi pag gusto mo maging high-end yung trim, you'll go for the wood. Okay. So, ang Easter egg dito, guys, dito? Yeah, wood trim lahat yan. Dito. Ang Easter egg dito, guys, ito lang yung original. Ito? Ito lang. Yan, yung 4x4 shift lever. Ngayon, itong shift knob natin na 5-speed, tapos yung handbrake. Ito, guys, these are bespokely made by a fellow Pajero enthusiast. So, shoutout kay Kuya Eric ng Ebards. Sila yung gumawa nito. So, ang ito ang ginaya. Actually, ang may, ginawa lang. Meron silang, kasi yung local na mga knobs natin, they're made out of parang plastic rubber. Okay, so ginagawa niya ng mold from that. Pops, pwede ba umupo rito? Sige lang. Ano ba yung mga accessories na to? Ano yung mga bilog-bilog na yan? Okay, so if we're gonna dive deep sa instrument cluster ng Pajero, ito yung local na tri-gauge. Okay. So lahat ng mga local spec Pajeros, meron ito. Ilawan natin ang ilaw. Yan. So ito yung altimeter, so para sa altitude yan. So pag naakit ka ng bundok or medyo high above sea level ka na ground, tumataas yan. Ito naman yung inclinometer. So pitch and roll yan. So para malaman mo yan, galawin natin, kumakalog siya. Para malaman mo kung nasa level or steady ground ka. Pag nagte-trail ka. Okay. Ito naman, ito yung compass. So magbubukas yan mamaya pag binuksan natin yung makina. May temperature yan dito. Tapos north,
south, east, west. So, totoo ba na kapag naliligaw ka, dadiretso ka ng north? Kasi di ba yung sinasabi dati, di ba? Yun ang sabi, oo. Eh, di ko alam kung totoo yun, kasi never pa ako naligaw. Kasi may ways na eh, no? Okay. Puso kasi yung dati, wala pa ways. Oo nga. Pero alam mo rin yun. Oo. Pag hindi mo naliligaw ka, diretso ka lang daw ng north. Oo, tama. Punta ka ng SM North. Ang daming ano rito, may mga gauge, oh. Ay, guys, nga pala, pagka mag-ano kayo, plano nyo mag-overland or mag-SUV, kuha kayo ng Hypotech mat. Para? So, sobrang practical niyan, guys. Maulanan, maarawan, maputikan, para hindi madumihan yung loob. Okay. Tsaka naka-hulmadong-hulmado. Oo, hulmado siya, guys. So, alam ko marami sila niyan for different cars and makes and models. Okay. So, dito naman sa driver's side, yan nga pala yung ano, para sa 4x4. Okay. Okay, so instruction siya kung paano mo i-operate. Ay, so, ganun? So, ito nga, ang kagandahan nga sa Pajero, meron siyang super select four-wheel drive. So, kung titingnan nyo dyan, may certain speed. I think you can operate upwards to 80 kilometers per hour that you can shift on the fly. So, hindi mo na kailangan tumigil-tigil kung magpapalit ka ng 4H or 2H. So, yun, dire-diretso ka lang. Kasi kadalasan kailangan mo tumigil full stop, di ba? Oo, mag-full stop ka kung gusto mo mag-engage in different drive modes ng 4x4. Pero dito sa super select four-wheel drive ng Pajero, tuloy-tuloy ka lang on the fly. Yung Monterong bago, di ba? Kailangan mo mag-stop? Alam ko. Kasi electronic yun eh. Electronic. Dial na yung shifter nun eh. Alam ko, hindi ako sure, pero alam ko dapat itigil ka. May mga bago tayong dagdag dito. So ito, this is the EGT or exhaust gas temperature gauge sa exhaust. As ito naman, boost gauge. Kasi minsan sa kalumaan na ng sasakyan, nagkakaroon na ng boost leak sa turbo. So, through H yun. Tapos ito naman, another dagdag. Ang ganda, Paps, kapag ang daming wooden shit eh. Oo. Ito dati na to, itong wooden na to. Bago lang yan kasi dati naka-Nardi Torino ako, diba? Okay. So, nag-swap kami ng tropa. Kasi mas gusto ko talaga yung period correct. Kasi yung Nardi Torino, para sa VR4 na Galant 4 yun. Maganda siya, tsaka bagay siya dito. Pero mas gusto ko talaga yung kahit papano, catalog period correct. Tsaka bagay kasi siya kasi dahil dami yung wooden parts. Tsaka no? Ito talaga yung stock na steering wheel ng ano, local na Pajero. Anong local na Pajero ito? Ang pinagkaiba niya lang sa Shogun is yung Shogun may wood trim. And may cruise control. Oh, may cruise control. Kasi sa ibang bansa, puro highway, di ba? Tsaka ay, automatic. Ay, so, yun, may cruise control. Kasi ito, ano to? Manual? Ay, automatic yan. Ay, talaga? Oo. Ay, sorry, na-adjust ko pa. So, back in the 90s talaga, kung ganyan yung trim ng sasakyan mo. Galing, oh. Sipin mo, back in the 90s, mga Benz at BMW lang yung may mga ganyan, mga high-end talaga. Panis yung Accord. Yung Accord din kasi ganito, guys, eh. Pero hindi ka ba takot, Paps, na baka masira yan, gano'n? Madali naman siya kasi usually mga ganyan, nililinis lang, hinihinang lang. Minsan, ano lang, contact cleaner, okay na. Okay. Tsaka marami naman tayong makukuhanan sa mga tropa sa surplus. Sa ngayon, 2024, ma-advise mo ba na kumuha sila ng ganitong Pajero? Fieldmaster? Oo naman, kasi yung Pajero, the nameplate itself, matagal na siyang discontinued, upwards, pataas na yung value niya. Kung di man tataas, hindi na siya bababa. So, let's say you get something na scrap value around 250 to 300,000. Sa ganitong build, siguro, pati yung makina, loob, hindi ka naman lalagpas siguro ng mga sobra-sobra na yung 200. Ay, Pajero rin kasi friend ko. Sirain yung kanyang aircon. Okay. Totoo bang ganun pang Pajero? Well, yes. Kasi yung design ng, ewan ko ba kung condenser ba, yung maliit. Nasa likod, di ba? Oo. Dalawa yung evaporator nito. Harap at likod kasi dual yung zone ng aircon. Given siguro din sa age at saka sa init dito. Kaya guys, pagka mas lalo na sa mga lumang sasakyan, pag bibili kayo ng aircon parts, make sure original. Kasi yung replacement parts sa aircon talaga hindi maganda. Sa engine bay naman tayo. Nga pala, Paps, anong tint? Ang ganda ng tint, oh. Shoutout sa Kirena. So kung gusto nyo guys ng budget meals na mga nasa 5 to 7K lang, ito nano ceramic na, meron pang ano daw UV heat rejection na protection. So far, so good. 2 years na mayigit to sa akin itong tinta to. Tsaka maganda ang clear tint. Ito ang rason, guys. Tingnan mo naman yung Blue Boy. Sarado natin, pakita natin yung ano. Malayong look ng ano. Ayun, no? Ganda ng blue tint eh, no? Pwede natin makita yung engine bay. Okay, so basic lang. Under the hood, meron tayong ano, 2.8 liter na 4M40 na naka-turbo na. It's as mechanical as it can get. Hindi pa siya direct injection, hindi pa siya common rail. So, ang injection pump nito, rotary type pa. Okay. So, very, very mechanical. Single overhead cam. At wala siyang ECU, which is really, really good. Ito yung intercooler niya. Papi, may nag-front mount din ba ng Pajero? Front mount?
Montero, marami nagpo-front mount, yung mga nagda-drag D. Oo. Pero ito, intended talaga na top mount yung intercooler niya kasi usually nilulusog to sa baha, ay, sa trail, di ba? So, yun, nilagay siya sa taas para it could feed air. Kamusta pa sa gas ang ganito? Okay, so medyo mahal yung diesel ngayon. Diesel crudo nga pala to. Mahal yung diesel ngayon eh, tumataas na naman. Siguro, Mix City, mga nasa 7 to 8, makukuha mo yung figures ng mga 10 to 12 pag mag-highway ka. Kasi anyway, hindi pa siya direct injection, tapos hindi pa siya common rail. Rotary type pa yung injection pump niya, kaya yun, may katakawan. Pero pagdating naman sa mga pyesa, sa mechanical parts, sa diesel naman, ang kagandahan dito, hindi tulad dun sa gas. Ang gas engine, di ba, palit ka ignition coil, palit ka ng spark plug, eto glow plugs lang. Mga glow plug, nagagamit lang yan pag magko-cold start ka sa umaga. Yun lang yung silbi ng glow plugs yan. Yun yung maganda sa diesel. Pero yun nga lang, mas madali i-maintain yung gas engine in the long run. Yung diesel, medyo mahirap. Kasi medyo masailan talaga. Kailangan full tank ka parati, palit ka parati ng fuel filter. No. Ang nangyayari dun, pagka sinasagad mo parati ng empty, ang tanke kasi nito 92 liters. 92? Oh, 92 liters. Kaya magkano full tank mo nung putya, 92? Masakit yung full tank to. 6K, ganun? Mga ganun, 5 to 6K. Ang design kasi ng fuel tank nito sa likod, sa may puwet, pa ganun. So, okay. Pagka parati ka nagsasagad ng empty, puro latak na lang yung natitira sa baba. So, pagka puro latak yung nahihigop ng fuel lines ng injector, pwede magbara yung feed pump at injection pump. Kaya maganda, para nililinis na rin yung tank at yung fuel lines, mag-full tank ka parati. Sa mga gusto kong ganito kumuha ng ganitong Pajero, ano ma-advise mo? Okay, so sa mga kukuha ng ganitong Pajero, guys, awat muna sa aesthetic tsaka sa forma. Unahin nyo muna yung mechanical aspect kasi 20 plus years old na yung mga ganitong sasakyan. Ang main goal lang naman natin talaga is to preserve at mapagpatuloy pa rin na mapatakbo to araw-araw sa daan. Daily worthiness pa rin talaga yung kailangan. Pero masasabi mo na reliable to? Very reliable, basta alagaan mo lang. Okay, saan ang pinakamalayong narating mo? Nakatatlong balikan na to ng Ilocos. Ilocos Norte? Paway. Kaka-Clark lang nito nung recent run namin last month. Ano ang na-top speed mo sa Pajero? Well, ito kasi 4x4 to. So, iba yung gear ratio niya. Pang-akon talaga to eh. Ako naman so far, siguro 140 to 150. Yun yung sagad niya. Pero piga yun o hindi? Piga yun. Oo, piga na yung 140, 150 na yung piga. Butas na yung flooring, gano'n. Oo. Pab, sino gusto mo i-shoutout or batiin? Okay, so guys, pag may hilig nga pala kayo sa pet supplies, marami kayong fur babies. Okay, plug ko lang, Fur Pals at Petcore. Follow us guys on TikTok. Meron din kami sa Shopee Lazada. Shoutout sa mga tropa dyan. Ayun si Ed, yung tumulong sa atin dito para facilitate yung shoot natin. Secret shoot? Shoutout nga pala sa tropa, hashtag the foglight guys. So we're just a group of tropa lang ng mga Pajero enthusiasts na gusto lang namin i-prolong at preserve heritage ng Pajero. And of course, sa Mitsu Prime, stay true to your school. Pag mechanical, Mitsubishi, pagawa kayo doon. And pag specialty naman sa mga mahilig magkalikot, Ebards kay Kuya Eric. Siya yung gumawa ng wood trims. Salamat again. Papi, salamat in sa pagdalaw. In 2-3 years, babalikan natin to for sure. Mababalikan ba? Iba na naman ang boomo na ito. Actually, in 2 to 3 years, o baka nga in 2 to 3 months, ikaw na yung magka-Pajero. Ay, putz. Iba yeah. Na yan. Sama na yun sa tambay. Yan lang guys, sana na-enjoy yung vlog natin about sa Pajero. Sobrang ganda kasi ng Pajero na ito, kaya ginawa namin ng part 2. Di ba? So, actually, part 2. Actually guys, yung part 2 kasi namin is from simple Pajero lang na local na may sarili kong take to Shogun-inspired. Okay. Oo. Dumiin ng onte, no? Oo. Euro na Shogun inspired. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy yung vlog natin about dito. And kita-kita tayo sa mga susunod video. Peace out.